Samis Jan ng McCoy De Leon and Elise Hoson, oh, di ba? Para sa inyo itong episode na ito, Maclis, particular kay Elise Hoson nga na nakikipagsabayan ng galing. Pero syempre sa ganda, para sa amin, with all due respect, ha, sa mga kasama niya sa Pera-Perasong Paraiso, Charlie Dizon, Loy Sandalio, sino pa ba yung isa? Si Alexa Ilacad, o baby natin yan. Sorry ha, syempre, pagdating sa ganda, bias ako. Yun ang bias ko, si Elise Hoson, na ang ganda-ganda ng role niya, kikay-kikaya na malanding ewa na hindi mo maintindihan na ewa na, ewan ko, ang hirap ikumpara kasi nung napapanood ko siya dun sa mga previous episodes ng Dirty Linen, wow, Diyos, ha, ganda, Korea, ganda, talagang mapanood ako, ang ganda. Pasensya na sa mga Maclis fans, ha, huwag niyo sabihing ilusyonada ako. Hindi, mahusay talaga sa pagganda talaga pag-uusapan, mahirap kabugin ang ganda ni Maclis, ni Maclis, ni Elise. Ngayon, terms of performance, sabi nga namin sa pagbungad namin, hindi nagpapakabo. Magaling si Charlie Dizon, given. Lalo pagka-eksena si Snooki Serna, magaling si Loy Sandalio, humuhusay. Lalo pa itong previous podcast natin, sinabi natin na parang sa kanya nakatutok ang kwento. And of course, si Alexa Ilacad na bilang journalist, alam namin, may peg na ini-emote yan. Pero si Elise, may sariling ano, may sariling upuan, kumbaga may sariling trono, lalo pa't ang nakaka-eksena niya madalas sina Epic Izon at saka si Sunshine Dizon. Ang husay lang, nakakatuwa lang panuorin na sabi nga namin, we stand corrected, ito po sa mga nakapanood ng previous podcast na nakalan ang nasabi po namin dun sa 2 months hanggang November kasi tatagal itong Pera-Perasong Paraiso, ang sinabi namin 2 weeks na lang, pasensya na po, nagkamali po ako doon. And yun na nga sinasabi natin dahil dahil sa ganda ng reception, sa pagtanggap, dahil sa patuloy na kumikinang at na nagiging brilyo yung mga performances, feeling namin ma-extend pa to. Pagdating ng November, hahaba pa to, baka umabot pa to next year. Kasi nga, ang ganda ng istorya na hindi pa nga masyadong na lumalabas yung mga istorya ni KD Estrada, ni Joseph Marco, of course, ni Ronnie Alonte, na alam naman natin, and Snooki Serna, nakalagay lang sa kanya doon, special participation, pero wow, agaw eksena itong si Cookie. Ibang klase din itong Cookie ko. No? But anyway, going back to Elise Hoson, naaliwa ko sa nagiging takbo ng karir nila ng kanyang partner na si McCoy. Kasi si McCoy, again, diba, since day one, sinusuportahan natin at nung na-interview nga natin siya, kinikwento niya kung paano siya mas nagiging kampante, komportable doon sa pinili niyang pagsama, pagbibigay ng oportunidad ni Coco Martin sa kanya. Dahil sabi nga natin, sa lahat ng mga eksenang ginagawa niya ngayon bilang offbeat yung role niya bilang David sa Batang Quiapo, talagang mas nakaka-eksena pa niya yung mga premiadong artista. Mula kay Christopher De Leon, Irma Adlawan, Joel Lamangan, Sharipay Picache, Miss Charo Santos, etc. Kumpara mo sa karakter ni Coco Martin, di ba? Paulit-ulit natin sinasabi na binibigyan talaga siya ng bonggang exposure. Kaya nakakatuwa, yung siguro pag nasa bahay sila ni Elise, talagang nagkukwentuhan sila at kinukompare nila yung mga respective nilang projects together na individually ni inaano nila, pinag-uusapan nila, at I'm sure nagbibigay sila ng tips sa isa't isa kasi lahat naman ng ito, as we podcast before, na para ito sa kanilang alak na si Felice nag 2 years old noong March, and pinaghahandaan na nga nila na alam mo yon, magki-Christmas na naman, ganyan, and sinabi nga ni Elisa isang previous interview niya na sa pakikipagbalikan, kasi di ba naghiwalay naman sila for a while, sa pakikipagbalikan niya dito kay McCoy, naging number one consideration nila yung anak nilang si Felice. And saludo kami sa dalawang batang artista na ito na alam mo yon, patuloy pa rin nagbibigay ng inspirasyon, na nagsisilbi pa rin mabuting role model sa atin, kahit sabihin natin ang aga nilang, alam mo yon, lumande ang aga nilang nagkaroon ng anak. Pero
bumabawi sila sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng maayos, bumabawi sila sa pagpapakita sa atin na hindi pa sila kasal, although pinag-uusapan na nila yan at inamin naman nila na hindi pa sa ngayon, pero sinasabi nila na nagsasama sila bilang mga mabuting parents nito ni Feliz, at pinapakita rin nila ang magandang halimbawa na alam natin, siguro may mga magdi-disagree sa akin na mga masyadong dikit yung faith nila sa religion, kasi di ba sasabihin na nagsasama, walang blessing ng kasal, ganyan ganyan, pero napaliwanag naman po ng mag-asawa or ng mag-partner na yan ang mga priorities nila, at hindi naman, at pinaniniwala, naniniwala rin kami at nirerespeto namin na hindi nga naman batayan yung pagiging, alam mo yun, na meron kayong papel na pinarmahan bilang mag-asawa, pero yung pagsasama naman ninyo ay hindi, walang harmony, walang love, walang respect, walang commitment, and especially hindi kayo nagsasama para ipakita sa inyong anak na mag-asawa kayo, di ba? Ganun lang kasimple. Kaya ako personally po dito sa Unbearable Channel, sabi nga, isa rin po ang maklis si McCoy De Leon saka si Elisoso, na talagang lalo pa nung yung mga classmates pa po kami sa Faces and Curves, na talaga namang madalas kami nagkukwentuhan doon. Ang masaya, ang naalala ko dito, magagandang bagay dito sa dalawang ito. Noong mga time na nandoon pa na sa Faces and Curves, hindi kami nag-uusap o nagkukwentuhan ng mga showbiz lang. Alam mo yun, yung mga ginagawa sa showbiz, naging exposure nila sa Pinoy Big Brother, etc. Ang pinag-uusapan talaga yung kung paano, yung pangarap nila, paano nila tutupa rin, yung mga gusto nilang abutin sa buhay, tapos ano yung mga roles na gusto pa nilang mahubog sila, etc. At yung mga plano nila na pagdating sa negosyo, ang kanilang edukasyon, o mga ganun bagay. Kaya nagmarka po sa amin yon bilang Ambet Nabos. Markado sa akin yun. Sabi ko, ang kasarap naman kausap ng mga batang ito, kasi hindi sila yung typical na sasabihin natin nakikipag-usap lang sa kagaya kong anchor, reporter, writer, or director, or what, editor, para lang, alam mo yon, sabing maisulat lang sila or maipodcast. Hindi. Kasi sabi ko nga po, dalawa po sila sa mga kabataang artista na naging malapit po sa amin dahil sa, alam nyo yon, yung klase ng passion at commitment na gusto nilang gawin sa industriyang pinasok nila. And on that note, natutuwa kami na sana nga, kagaya ng mga ibang Maklis fans, sana nga, hoping din po kami na ngayong 2024, mabigyan pansin, lalo pa talagang individually, sabi nga namin, kahit pa may mga ginawa silang mga separate na ano na projects together, na projects respectively, nakita natin yung paglago nila bilang mga aktor at aktres. Napakahusay nilang pareho, mas lalo pa silang humuhusay. And pagdating ng panahon, maybe in 2024 or bago matapos ang 2023, mabigyan tayo ng pagkakataon at mabalitaan natin na meron ng proyekto na para sa kanila, intended for them, na mas mature, mas makikita natin yung level ng kahusayan nila bilang mga artista. And to Feliz at sa mga iba pa pong Maklis fans dyan at mga followers ng anak nilang si Feliz, ako po ang inyong lingkod, nagpapasalamat po sa lahat po ng mga subscribers po namin sa Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga nasa abroad. Ganito po talaga ako pag inaabot na dami-dami naming pinupodcast, tinitape. Pagpasensya nyo sa mga totoo naman nakakakilala sa akin at madalas na nanonood. Alam ko naman po na naiintindihan nyo po ako. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat, mga subscribers and sponsors po ng Unbearable Channel. Ambet Nabos po, mas Diyos mabalos. Thank you! Ano ba yun? Sige na, thank you na.